Hi guys, today i-review ko sa inyo itong limited edition na Coco Mademoiselle na low light fragrance mist. Iba siya dito sa Coco Mademoiselle na fresh moisture mist. Ipapakita ko siya sa inyo. I-mention ko tong fresh moisture mist kasi mamaya ituturo ko sa inyo kung saan sila magandang gamitin together. Etong fresh moisture mist, para hindi kayo malito, medyo may difference naman ng konti sa design, no? Pero pareha silang spray type. This is a spray type na lotion. Medyo lighter version siya na mabango. Mabango siya. I'm not sure kung merong Coco Mademoiselle na lotion. Siguro meron. Kasi alam nyo naman, yung Chanel laging as much as possible, may mga lotion na version niya, no? This is, I think, kasi parang easy lang siyang dalhin if you want to reapply your lotion. At the same time, mabango. Yan, maganda siya. So, etong Le na Light Fragrance Mist, ito naman, this is a, yung parang mist type na pabango ng Coco Mademoiselle. So, you could carry it around and you could spray any time of the day. Maganda to pag gusto ninyo yung amoy ni Coco Mademoiselle and hindi ninyo magamit yung ibang mga pabango ni Coco Mademoiselle sa summertime. So, maganda siya for summertime. And I think design talaga siya for summertime. Marami ding nagko-compare sa kanya dito sa Le PRIVEE. So, mamaya mag-i-spray ako both sides para makita natin. So, this Fresh Moisture Mist, yung light na parang spray type na lotion, this is 2,700 pesos for 100 ml. And ito namang Le na Light Fragrance Mist is 5,650 pesos. Yes, mahal siya. Maraming nagre-reklamo sa kanya kasi parang mist lang siya tapos ang mahal niya. But, you know, that's Chanel and that's Coco Mademoiselle. This is like the best seller yata na pabango ng Chanel, I think, globally, itong Coco Mademoiselle. Kaya, sunod-sunod yung mga flankers niya. Parang hanggang ilang flankers ba ang kaya natin for Coco Mademoiselle? Do we need this? I don't know. Parang to me, parang bonus na lang siya, parang extra na lang siya. Pero to some people na hindi kaya yung amoy, yung tapang ni Coco Mademoiselle, I think maraming magkakagusto nito. The thing is, limited edition siya. Kung magugustuhan nyo siya, bumili na kayo ngayon, mag-stock up na kayo. So, sabi dito, itong Le is a Shipra Fruity Fragrance for Women. And lumabas siya nitong 2021. And uulitin ko, limited edition siya. Pero I'm still doing a video kasi alam nyo naman, minsan, limited edition, tapos bigla siyang lalabas ulit, di ba? Kasi maraming magre-request. So, top notes are orange and bergamot. Middle notes are rose and jasmine. Base note is white musk. Medyo mas konti yung notes niya. Nung naamoy ko siya sa store, kaya ko siya nagustuhan kasi because designed siya for summertime. Ano nga siya? Parang lighter siya. Parang yung patchouli niya is hindi super tapang. So parang maganda nga siyang light na nga yung spray niya. Light pa yung amoy niya. So bakit binili ko tong Fresh Moisture Mist? Sa mga gusto yung amoy ni Coco Mademoiselle pero hindi kaya yung dry down because sometimes the patchouli could be really parang super earthy or super parang amoy lupa, amoy, hindi ko naman masabing musty, no? Basta parang ganun, hindi nila gusto yung dry down. These two, oo, meron sila nung patchouli pero it's not that strong. I mean, yung description ng notes ni Le na Light Fragrance Mist, hindi binanggit yung patchouli. Yes, wala yung patchouli, but I think meron sobrang konting-konting-konti lang. Just like nitong Le PRIVEE. Sobrang konti lang. Alam nyo, gusto ko tong Le PRIVEE. Sa Coco Mademoiselle na line, nagustuhan ko si Intense, surprisingly. Pero I think kasi, nung ginawa ko yung review na yon, yung video na yon, I think yung Intense is siya yung kaamoy ng original na formulation nung Eau de Parfum. Meron pa kasi ako nung luma. Pero gusto ko yung Intense. And then, lumabas si Le PRIVEE. I just wish na maglalabas sila ng Le PRIVEE na version na Intense. Mas matapang. Parang ganun. Kasi mahina siya. It's meant to be used for the evening. But of course, pabango lang yan. Pwede nyo siyang gamitin sa daytime. Pwede nyo siyang gamitin anytime. And I think pwede siya kahit summertime. Sa weather natin dito sa Philippines, if you like the Coco Mademoiselle without yung tapang nung patchouli. Ito yung para sa inyo. Medyo parang fresher, cozier siya in some way kasi nga panggabi siya. Etong si Le, parang sinasabi, mas parang fruitier pa siya
And mas fresher pa siya. The thing is, sobrang light lang niya. So what you could do, ano ba, nawawala ba ako? Nasabi ko na ba to? What you could do is, apply muna si Fresh Moisture Mist, kasi hindi rin siya ganun ka-strong. Apply it, and then you spray the light fragrance mist. Maganda yung lightness niya. Lightness niya. Hindi siya yung malagkit na lotion. And I think nilabas to because para dun sa, kagaya sa weather natin dito sa Philippines, medyo sticky. And para dun sa hindi kayang gumamit ng lotion talaga. This is very light na lotion. And then, yeah, you could layer this. Now, if namamahalan kayo dito sa look, pero kasi nga medyo parang mas fruitier, fresher siya, no? What you could do is, itong Fresh Moisture Mist, apply nyo muna. And then, you apply the Le Privée para medyo mas tumagal yung pabango. Or kung kaya ninyo, syempre, siguro mas makakatipid kayo kung bibilihin nyo yung lotion na talaga. You apply the lotion and then you apply the Le Privée. Alam nyo na ibig ko sabihin, you layer the light kind of Coco Mademoiselle na meron kayong makukuha. The lotion, the Le Privée, or itong light fragrance mist. I hope naintindihan nyo yung ibig kong sabihin. Ano ba yan? Nabubulol ako, guys. So, anong unang gusto ninyong makita? So, pakita ko muna tong Fresh Moisture Mist. Kasi nung binanggit ko siya, nung nireview ko yung Gabrielle, hindi ko pinakita kung paano siya. So, ganito siya, guys. Ayun siya, oh. Very light, pero if you... Para siyang pabango, actually. Pero if you apply it sa skin mo, mabilis siyang mawala yung lagkit. Pero mararamdaman mo may moisture. This is really nice. Really nice sa weather natin dito sa Philippines. And I don't know. Alam nyo, para siyang pabango din sa akin with added moisture. So I guess you could really put it on your hair. And baka mas kakapit siya kasi meron siyang moisture na kasama. I'm sorry guys, pinapawisan ako. Ang mas mura pa siya. This is 2,700 pesos. Okay? And I don't know. Baka mas kakapit siya because meron siyang moisture. Haven't tried na gamitin siya alone. Ang bango yung kamay ko, tsaka yung nilagyan ko na braso. Oh, ang bango, guys. Ang fresh. Ang fresh nitong Fresh Moisture Mist. Hindi siya yung mapatchouli. I think itong tatlo, sorry, bagay silang i-pair talaga. So, okay, spray na natin itong Le na Light Fragrance Mist kasi siya naman talaga yung i-re-review ko today. Nung nasa store ako, hindi siya super strong. Mabilis siyang humina. Hindi ko naman masabing mawala, no? Mabilis siyang humina. To me, mas malakas pa rin sa kanya si Le Privée. Kaya nga sabi ko, kung namamahalan kayo dito sa Le, yung Le Privée na lang yung bilihin ninyo. Pero, sige, i-compare natin. Bango ng light, ano? Moisture mist. Okay. Dito tayo. Ganito siya, guys. Ang pino. Naalala ko na naman yung amoy niya nung tinest ko siya sa store. Mas parang floral. Almost parang amoy ng orange flower yung naaamoy ko sa kanya. Not necessarily neroli. Magkaiba kasi. Although pareha si neroli is flower ng orange. Parang magkaiba kasi yata sila ng pagkakagawa to be able to make it into a neroli na scent. Tapos yung parang orange na flowers. Parang magkaiba sila ng kalalabasan na amoy. Kayo nang bahalang mag-research, guys. Ito, orange flower, floral, and then, yeah, naamoy ko ng konti yung patchouli, pero very, very fine. Ang light niya, ang feminine, na andun pa rin yung DNA ni Coco Mademoiselle. Sige, ispray ko tong Le Privée. Yung moisture mist, guys, ang bango, ha? I guess kung talagang hindi ninyo kaya itong Le Privée at saka itong light fragrance mist, itong Le, and gusto ninyo ng amoy lang ni Coco Mademoiselle na yung super light lang, hindi super tapang, the Fresh Moisture Mist is enough. I-spray ko dito si Le Privée para maano ko lang yung difference nilang dalawa. Si Le Privée, may something sa kanya na parang creamier. May pagka, I don't know if the right term is rounded, mas parang creamier, mas parang cozier. May parang hinalo nga sa kanya na something, naamoy mo yung floral and then something creamy. Ang bango talaga ni Le Privée. Ngayon, no, hindi ko na masyadong naamoy yung tapang ni Light Fragrance Mist, pero andon. Parang almost lotion-y na siya, skin-like. Pero mas amoy pabango siya. Mas amoy pabango pa rin si Le Light Fragrance Mist compare kay Fresh Moisture Mist. Yes, naamoy ko yung pabango dito sa may lotion.
pero almost para talaga siyang na-lotionan lang na skin. Whereas itong Le, na light fragrance mist, yes, amoy ka naman na na-mistan ka ng parang veil nung pabango. Si Le PRIVEE, mas malakas siya. Oh, lahat sila maganda. Now, sa gaya ng sinabi ko kanina, these two are extra. These two are extra. The Fresh Moisture Mist and the Light Fragrance Mist. These two are extra. If you could afford them, yes, buy. Why not? Okay sila sa weather natin sa Philippines. And sabi ko nga silang tatlo para to dun sa gusto yung si Coco Mademoiselle na hindi kaya yung earthiness ni Coco Mademoiselle. It's just nice to experience these two kasi para malaro mo si Coco Mademoiselle sa weather natin dito sa Philippines. And lalo na itong si Light Fragrance Mist kasi kung gusto mo siyang gamitin sa gym, if you like this scent, yan, sa gym, pwede mo siyang ispray sa katawan mo all over your body, mag-respray ka. Kung nag-work ka sa medical field, yan yung mga ganyan, and gusto niyo tong amoy ni Coco Mademoiselle without smelling too strong, maganda si Low. But okay din naman si Low PRIVEE. You have to test these two to decide kung alin yung gusto ninyo kasi medyo creamier si Le PRIVEE. Pero sa akin, Le PRIVEE is still my favorite na amoy ni Coco Mademoiselle. Siya talaga kasi sakto lang, tama lang, hindi yung parang sobrang lakas. Although sabi nung iba lugay kasi mahina, pero sa weather natin sa Philippines, gamitin mo siya ng summertime, medyo lalakas pa siya ng konti eh. And may mga days na you want to smell nice but not too strong. Kung gusto niyo yung amoy na amoy kayo ng tao, then get the eau de parfum, eau de toilette, eau de Ayan, may mga choices kayo, pero kung gusto niyo lang ng pang everyday na hindi super malakas na malakas para dun sa mga maselan yung ilong, get the Le PRIVEE or itong light fragrance na mist. Ayun nga lang, limited edition siya, so pag wala na kayong mabili nito, then you get the Le PRIVEE. Ano ba yan? Ang review ko is dito sa may Le na light fragrance mist, pero I hope na gets ninyo yung ibig ko sabihin today dito sa review ko kasi extras na lang itong dalawa. Extras na lang sila. Pero it's nice to know about these two para lang, wala lang, ma-experience nyo lang and malaro ninyo yung difference and ma-enjoy ninyo yung scent. Lalo na kung hindi ninyo masyadong nilalabas yung mga medyo mas potent na mga bottles ninyo. But you love the smell of Coco Mademoiselle. Okay guys, so after 30 minutes, eto na. Hindi ko planong balikan, pero nandito pa naman ako. So might as well mention it sa inyo. Etong lotion, Fresh Moisture Mist. Yes, naamoy ko pa rin siya, pero sobrang parang yung mabangong lotion lang talaga na nakadikit sa skin. I guess pag nilotion ko siya all over my body, mabango ako, pero ganun kadikit lang yung amoy niya. Etong Le na Light Fragrance Mist, at saka itong Le PRIVEE, iisa na lang yung amoy nila guys. Sa ilong ko, sa skin ko, iisa na lang yung amoy nila. Except, itong si Light Fragrance Mist, may helicopter na dumadaan. Mas mahina siya ng konti compared dito sa Le PRIVEE. Compared sa kanya ha, mas lumalabas na malakas si Le PRIVEE. Pero in terms of amoy, kung yan yung concern ninyo, and kagaya ninyo ako na gusto ninyo yung amoy ng Le PRIVEE compared dun sa ibang mga amoy ng Coco Mademoiselle, hindi naman sa ayaw ko sila, pero mas nagagandahan kasi ako sa timpla nitong Le PRIVEE, mas pipiliin ko si Le PRIVEE. Or ayun nga, gaya na sinabi ko kanina, I will just layer them. I would probably apply the Light Moisture Mist and then spray the Le PRIVEE bago ako malis ng bahay. And then itong Light Fragrance Mist yung dadalhin ko sa labas with me so I could respray without smelling yung sobrang tapang na dating ng amoy ng Coco Mademoiselle. Ayan na guys, so I hope nagustuhan ninyo itong video na to and nakatulong sa inyo. Kung if you think gusto ninyo sila, then go to the store and check them out. And I hope makabili pa kayo nitong dalawa kasi mabilis silang maubos, especially itong limited edition na Le Light Fragrance Mist. So that's it, I hope you learned something today, something helpful, and thank you for watching. Bye!